sa midulot sa taong no hindi mo't awa mo'y iulog ang inoong napasa amin ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot awa mo'y sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isnasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lunsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lunsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon. At itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala kang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos.
Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Hudeya. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak, sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Pakitingnan naman yung mga katabi nyo. Ipagpasalamat natin sa Diyos, katabi pa natin sila. Yan. Good morning po. Yung napakinggan po nating ebanghelyo ay tungkol sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Minsan po sa aming buhay nung kami ay mga seminarista pa, isang ginagawa namin kapag nagki-Christmas break ay bumibisita sa mga paring kakilala namin. At sabi nung isang paring na bisita namin, tunay daw na masaya yung Pasko dahil sa mga pagdalaw. Totoo naman po sa ating karanasan, kapag ganitong panahon, nangyayari yung mga mahalagang pagdalaw sa mahalagang tao sa buhay natin. Dito po nangyayari yung mga mahalagang reunion, mga parties na nagsasama-sama tayo na maligaya. Yung kwento daw ng Pasko, ganun din po. Kung babalikan po natin sa mga nangyari sa Ebanghelyo, tunay na mga kwento ng pagdalaw. Kwento ng pagdalaw ng anghel kay Maria. Kwento ng pagdalaw ng anghel kay Jose. Kwento ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. At ang pinakamahalagang pagdalaw po na ating mababalikan at naranasan ay nung unang Pasko. Nung dumalaw ang ating poong Jesus Nazareno sa sangkatauhan. Dinalaw niya po tayong lahat. Sinamahan tayong lahat. Bakit po? Dahil mahalaga tayo
para sa Kanya. Mahalaga tayong lahat para sa Poong Jesus Nazareno, kaya ginawa niya ang napakahalagang pagdalaw na iyon. Hindi ho ba kapag tayo ay dumadalaw, isang ipinapahayag natin, mahalaga ka para sa akin. At kung minsan pa nagdadala pa tayo ng mga regalo, para mas ipahayag na mahalaga yung taong yun, inaalala natin sila. At mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus Nazareno, nung tayo'y dinalaw, nagdala ng maraming regalo. At ang pinakamahalagang regalo niya ay yung kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Para tayong lahat maging karapat dapat na makasama niya sa buhay na walang hanggan. Ibinigay niya yung kanyang sarili para tayo matanggap ang regalo ng buhay na walang hanggan. Kaya isang napakahalagang disposition sana ng ating puso sa ating mga pagdiriwang sa ngayon ay pasasalamat sa Diyos, pasasalamat sa Kanya na nagnanais ng mabuti para sa atin, na nagbigay ng Kanyang lahat-lahat para matanggap natin ang lahat-lahat ng kabutihan na inaalay Niya. Yun po ang una. Pero kung titingnan po natin mga kapatid, nung unang Pasko, nung unang beses na dumating yung ating Panginoon dito sa mundong ito, karamihan ng tao ay hindi siya tinanggap. Pinagsaraduhan ng pinto, pinaalis sa kanilang mga tahanan. Ganun po yung nangyari. Anong nangyari pa? Hindi nila natanggap yung regalo na dala-dala ng ating Panginoon. Sino pong nawalan? Hindi naman nawalan ang Diyos. Yung mga taong hindi tumanggap sa Kanya, yung nawalan ng pagkakataon na matanggap yung regalo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang isang tanong sa atin sa araw na ito, ako ba ay bukas na sa pagdating ng ating Panginoon? O katulad ng mga tao noon pa man, nagsasarado ako ng sarili para sa pagdating ng ating Panginoon. Nais ng Diyos na mapasok yung ating mga buhay, yung ating mga puso, para maidala niya yung biyaya ng buhay na walang hanggan. Kaya ang unang paanyaya, patuloy talaga tayong magbukas ng ating sarili para tayo ay maging handa sa pagdating ng Panginoon. Huwag natin siyang harangan, huwag natin siyang itaboy, papasukin natin siya sa ating mga buhay. At balikan natin yung Ebanghelyo. Si Maria po, kung babalikan natin sa ating napakinggan na Ebanghelyo, wala naman siyang daladalang material na bagay. Wala siyang daladalang regalo kay Elizabeth, pero kung titingnan po natin, lubos na nagagalak si Elizabeth sa kanyang pagdalaw. Ano pong sinasabi sa atin ito? Kung minsan po, sa mga buhay ng mga halaga sa atin, hindi naman natin kailangan ng mga material na regalo kapag tayo ay pumupunta sa kanila. Kung minsan, kapag sa taong mahalaga sa atin, sapat na yung ating mga presensya. Sapat na yung pagbibigay ng oras. Sapat na yung pagbabahagi ng mga kwento, pagbabahagi ng mga ligaya, pagbabahagi ng mga dahilan ng kalungkutan. Basta't mahalaga, naroroon at nagbibigay ng presensya. At isa pa pong mapapansin natin, wala ngang dalang material na bagay si Maria, pero may napansin si Elizabeth sa kanya. Anong daladala ni Maria? Daladala niya yung ating Panginoong Diyos. Ang sinasabi po sa atin noon, basta't daladala natin sa ating buhay yung ating Panginoong Diyos, tunay tayong nakakapagbigay ng kagalakan sa buhay ng iba. Basta't daladala natin yung ating Panginoong Diyos, tunay natin na idadala ang kagalakan sa buhay ng iba. Kaya, tingnan natin yung ating mga buhay. Yung ibang tao po ba ay iniiwasan tayo kapag tayo ay dumadalaw? Di ba po may mga ganon?
magme-message tayo kunwari sa ating dadalawin, pwede ba akong dumalaw sa iyo? Tapos, kung minsan ang magiging reply, aalis ako, busy ako, pero sa totoo naman, ayaw ka lang talagang makita. Baka isa sa mga dahilan kung bakit iniiwasan tayo ng ibang mga tao, kung bakit ayaw tayong makita ng mga tao, ay baka dahil hindi natin nadadala sa buhay yung ating Panginoon. Kung bakit hindi tayo nakakapagdala ng kagalakan, imbis na kagalakan ay nakakainis o nakakabigat yung ating presensya, isa siguro sa mga dahilan kung bakit ganun yung daladala natin sa buhay ay hindi natin tanggap yung ating Panginoon sa ating mga buhay. Baka hindi si Jesus yung dinadala natin, kaya iniiwasan tayo ng iba. Kaya mga kapatid, ang pangalawang paanyaya sa atin, patuloy nating maalala na daladala natin yung Diyos. Kaya't nawa, yung Diyos na daladala natin ay maiparanas natin sa mga taong nakakasalamuha natin upang tunay nilang matagpuan yung ligaya ng Diyos na nananahan sa atin. Kaya ito po yung magandang tanong, daladala ko ba yung Panginoon sa aking buhay? Mga kapatid, sa ating mga buhay sa ngayon, patuloy na ninanais ng Diyos na manahan sa atin. Patuloy na ninanais ng Diyos na dumating sa atin. Tayo lamang yung madalas na nagsasarado ng ating mga sarili. Sa bawat pagdiriwang ng ating misa, dumadating siya sa salita at sa kanyang katawan sa Eucharistia. Sa mga sakramento, patuloy na dumadating ang Diyos para maiparanas yung kanyang biyaya. Nawa tayong mga tumatanggap sa ating Panginoon, tunay na maidala siya sa ating mga kapwa. Tunay po tayong magiging regalo kung dadalhin natin ang tunay na regalo ng Pasko, yung ating Panginoong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, patuloy nating alalahanin na papasukin ang ating Panginoon at ibahagi siya sa ating mundo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naging isang karangalan kay Elizabeth ang pagdalaw sa kanya ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninais lamang ni Maria na makibahagi sa kanyang kagalakan. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama sa nagtangi sa mga piniling babaeng ito. Sa bawat panalangin ating sabihin, maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Wa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa pagpapanalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, lalo na sa mga nasa malalayong lugar, manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng natatanging pagpapahalaga sa kapakanan ng mga dukha at mga aba sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at mga programa. Manalangin tayo. Maging takapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tulad ni Maria, tayo bilang isang pamayanan at bilang mga mamamayan naway magsikap na mag-abot ng material at espiritual na tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan ng mga ito. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami
ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Atin pong dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating poong Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magbalik ka, pangako mo.
kasiyahan, panahon ng kasaganahan. Ika'y pinasasalamatan, biyayang bulat mo'y walang hanggan. Sa iyo'y maghihintay, halika na, magbalik ka, ang ako mo'y available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay sanawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan. Makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayong ating natanggap na ang biyaya ng buhay sa Eukaristiya. Patandaan po natin, yung biyaya po ng Eukaristiya ay biyaya ng pagmamahal na nag-aalay ng buhay para sa iba. Yun po yung biyaya ng Diyos para sa atin. Nawa yung ating mga buhay, ngayong natanggap na ang biyayang ito, ay maibahagi rin natin sa iba. Yung ating mga buhay, maialay din nawa natin para sa ating mga kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhatin ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhatin